Aksli. Aksli. Yan. Aksli. So lumipad na siya, guys. Bird friend. Ngayon, papalipad ulit ako ng bird. So, every other day, ginagawa ko yung pagpapalipad ng bird dito sa bukid. And, actually, lagi naman, solo, kasi mas masarap magpalipad pag mag-isa kasi pag may ibang ibon, parang hindi sanay yung mga ibon ko na may ibang kasama na lilito sila. Nagugulo yung lipad nila. Ayan, makikita niyo yung bukid. Napakalawak, di ba? Sarap magpalipad dito. So, dito ako dadaan sa Pinita. Ayan, guys. So, kung makakapunta kayo dito, samahan niyo ako magpalipad. Ayan, ang kulit-kulit na ni Rafi. Samahan niyo ako magpalipad para, alam niyo yun, masaya. Kasi hindi ko sasabay lipad yung mga ibon ko sa mga ibon. Kasi hindi sila sanay ng ibang birds. Feeling nila kaaway. Charot lang. So yun guys, so sana ganito lang lagi yung panahon dito, hindi malakas yung hangin, hindi walang masyadong ibon na naglilipad, walang mga birds of prey kasi yun ang kinakatakot ko pag nagpre-flight, birds of prey. At saka yung mga distraction na hindi mo inaasahan. Nagbabalik ulit ang baklang mahilig sa ibon. So ngayon, ang una ko papalipa rin ang African lovebirds ko na si Rafi. So si Rafi, hindi siya na ronda mag-isa. Kaya ang ginagawa ko sa kanya, nagpapakapagod ako tumakbo para lang lumipad siya ng malayo-layo. So first thing I need to do, hawakan ko siya. And then guys, papakita ko lang sa kanya yung syringe. At saka kailangan ko magpaa. Bakit may paa? Kailangan ko magpaa para tumakbo kasi, ay wag na, baka matinikap ko, baka matusok. Tatakbo ako dito, hahabulin ako ni Rafi. So, ganun ginagawa ko pag nagpapalipad ako ng abs. Tapos mamaya, tatry natin siya isabay kay Oxley sa African Grey. Kung magmamatch ba, kung sasabay ba siya lumipad ng mataas. So, guys, tumukha akong tanga dito kasi tatakbo ako. So, si Rafi, ilalagay ko sa bubong. Wait lang. Lagay ko siya sa bubong. Wait lang, Rafi. Easy. Easy, Rafi. Easy. Tatakbo ako hanggang doon. Ayan. So guys, di ba mukha kang tanga? Papalipad ako ng ads since ayaw nila Romonda ng own nila. Sarili nilang Rwanda. Ganun yung ginagawa ko para hindi rin ako masyadong nakatayo lang dito. May purpose yung pagpapalipad ko. Exercise. Hinihingal ako, grabe. So, mamaya isa pa, si Ash naman yung papaliparin natin kasi saglit lang kami. At nagbabalik po tayo. Ngayon guys, si Ash naman yung papaliparin natin. And as usual, ganyan ginagawa ko kay Ash. Papakita ko muna yung syringe sa kanya. Kasi si Ash, pagkalabas sa kulungan, dire-diretso na ito. Parang wala nang balikan kapag nakawala siya sa kulungan niya. So, let's start ng paliparin si Ash, ha? Let's go, Ash. So, ayan, usually ganyan yung ginagawa kay Ash. So, mamaya, ilipad na yan. Ash, babalik ha? 1, 2, 3, fly! Excited na naman po siyang lumipad ka. So, ganyan yan lagi si Ash. Pag nagpapalipad ako. Nakakatuwa lang dyan. Nabalik siya kahit makarating na siya dun sa medyo dulo-dulo. Ash! So, guys, dumami yung predator, no? Dumami yung mga birds of prey na maliliit. Kung katawagin is balin sa sayaw. So,
pag nagpapalipad ako kay Ash, laging ganyan yung setup, dumadami sila bigla. Para naglalabasan sila. Naglalabasan sila sa mga lungga nila. Ash! So, medyo kinakabahan ako pag ganyan mga liparan ni Ash kasi minsan nawawala yan, minsan dadapo siya sa puno, then mag-i-stay siya doon. Ash! Saka, pag nag-i-stay siya doon, maya-maya pa siya bababa. So, nabubulabog siya. Daming maya. Dayo na. Ash! Yan, nag-favorite na siya. Pabalik na siya, guys. Sana bumapuno sa akin. Kinakabahan ako. Dami na kasing ibon. Ash! 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 Baba ka na! Hindi siya pwedeng magloko, guys. Kasi pag nagloko siya, matatagalan na naman kaming umuwi. Nangyari na to, dalawang beses na, so sana hindi na maulit-ulit yung ng pangatlo. Yan, ang ginagawa ko kay Ash. Ash! Diba ang kulit niya lumipad noon? Tagal. Matagal siya lumipad, pero minsan naman mabilis. Depende sa araw na pagitan ng pagpapalipad sa kanya. Ash! 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 So yun yung sinasabi ko, guys. Kasi sa mga bahay na yun, lagi siya doon nadapo sa puno. Ash! So yun, tagal. Medyo nangangatog-antog ako minsan pag ganyan. Inahabol na siya ng bird. Ash! 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 Layo na niya, guys. Sobrang layo na niya. Kung makikita niyo siya sa video, sana malinaw mga cellphone niyo sa sa video. Ash! Ayan na siya, yo. So, medyo lalapit tayo kasi para nalilito na si Ash. Ash! Ash! Feel na feel niya yung ano, feel na feel niya yung ambiance ngayong araw na to. Sa mga bayan na yan, guys, sa mga punuan na yan, nagpupunta rin siya dyan madalas. Ash! Tagal ng video na to. Ash! Ash! Minsan paasa pa yan bumaba. So, Ash, ang init, grabe. Ash! Ash! Tagal. Ash! Come! So, dun siya bumabagay sa bubong. So, since lagi naman kami nandito, nasanay na rin siya na, dyan siya nababa. Kasi, ano na niya, feel na niya yung ambience dito. So, tingin ko naman, nasiyahan siya maglilipad ngayon. Ash, oh. Ash, kain na ikaw. Oh, so, ayan. So, ganun lang. Ang katuwa lang kay Ash, guys, pag pinalipad mo siya, hindi ka na masyadong mag-aalala kasi pagka nawala to, nakanta to sa puno. So, pag kunyari, twice na siya nawala dito, una dun siya dumapo. Ayun yung sa akasya na yan. Tapos, pangalawa doon sa puno ng mangga sa tabi ng bahay na paupahan na yon. So, pagka nahanap namin siya, no more tingin-tingin na sa puno. Pinapakinggan na lang namin kung saan yung kanta niya. Kasi nakanta to, masipag to kumanta.
So, yun lang guys. See you sa next video. Papalipa rin naman natin yung African Grey. So, sana yung paligid, kalmado lang. Kasi pag malakas ng hangin, natatangay siya dun sa malayong-malayong-malayong-malayo na yun. So, very good bird, Ash. Patuloy mo lang na ganyan ka hanggang sa magtanda mo sa akin. Thank you, guys. See you ulit maya-maya. Susunod nating papalipa rin, guys. So, usually, pag nagpapalipad ako, hindi ko sila pinagsasabay-sabay. Kasi pag pinagsabay-sabay ko sila, nalilito ako kung saan ako titingin. So, madalas, isa-isa talaga. Let's say, for example, Abyss muna, sunod Kakatil, sunod yung si Oxley na. Kasi, pag si Oxley na yung ano, si Oxley na yung pinalipad ko, hindi pa siya masyadong sanay na may kasabay. Pag may kasabay siya, parang nadadala siya ng emosyon. So, lumalayo din yung lipad niya, nakipagsabayan siya. So, ilang beses na, no? Pangalawang beses na nangyari na lumipad siya ng layo. Pero supposedly naman guys bumalik. So sana ngayon bumalik ulit siya ng maayos, saka makauwi kami ng maayos and walang maging problema sa pagpapalipad namin sa kanya. Kasi tinitrain ko pa siya, actually under training pa siya. Hindi pa siya talaga ganun kabihasang bird na pagdating sa liparan. Ngayon papalipanan ulit natin siya and let's see. So guys, keep watching. Ito na si Oxley naman. Oxley, so guys, si Oxley, sanay na siya dito sa African lovebirds na pinapatong-patungan siya, na dinadarag-darag siya. Kaya, banded naman sila. So let's try ngayon si Oxley paliparin. Titingnan natin kung sasabay yung African lovebirds kasi lagi ito nakikita sa kulungan eh. So ngayon, malalaman natin. Ang una kong ginagawa kay Oxley, kapag si Oxley na yung pinapalipad ko, una, nire-recall ko muna siya bago ko siya talaga iahagis. Kasi, ano na ako, takot na ako sa worst na bigla kong iahagis. Kasi dati nasanay ako na pagdating ko ng side sa papaliparin, wala na viewing, binabato ko na lang. Mga, na-experience ko yun sa mga eclectus ko. So ngayon, nadala na ako kasi nangyari na yun sa akin sa Sibirma ko. Inahagis ko bigla, ayun, ending, hindi siya nabalik na maayos. Kasi, na-excite ako doon magpalipad. So, ngayon, ginagawa ko, recall muna. Oxley! So, lumipad na siya, guys. Nakakakaba kasi hindi ko siya na-recall ang ginawa niya. Pagbaba ko sa kanya dun sa may lupa, kasi usually ito, bago ito lumipad ng walang pasabi, pupunta muna siya sa akin. Ang nangyari ngayon guys, na-recall ko siya, ayaw niya akong pansinin. Kinabahan ako kasi dire-diretso lipad niya, nakita niyo naman sa video, dire-diretso, no? So yun yung mga nakakatakot na part sa pagpapalipad ng medium bird. Kasi hindi basa-basa yung price nila. At saka, nakakatakot. Nanginig ako actually, kaya din ako nakapagsalita. So, nakita nyo naman, pumunta na agad ako sa medyo gitna-gitna para makita ko ni Oxley and marinig niya ako. And then, sinabayan siya ng sobrang daming maya. Nakakakaba kasi,
Ngayon lang to nangyari, hindi to ganito. So usually, kapag nire-recall ko siya, diretso muna siya sa akin. Tapos, saka ko siya iahagis. Ang nangyari ngayon, guys, wala siyang pasintabi, no? Parang nagulat siya, bigla na lang siya lumipad. And, sana hindi na yun ulit. Kasi, baka pag nasa ibang lugar kami, ganun yung gawin niya, hindi pa niya masyadong kabisado, eh, baka mawala siya. So, yun lang muna, guys. Sana nag-enjoy kayo sa video ko na to, sa pagpapalipad ko ngayong hapon. Usually, guys, alas 3 ako nagpapalipad ng hapon. And, sana mag-like kayo, mag-share, and i-comment nyo kung ano pa mga gusto nyo gawin ko sa mga future vlog ko. And sana makita-kita tayo, magpalipad tayo ng ibon. Sa mga tropa ko nag-iibon dyan, pagkatapos ng pandemic na to, gustong-gusto ko talaga kayo ulit makasama magpalipad. Except sa iba, char. Gusto ulit kayo makasama magpalipad, yung bonding natin, yung pagkain, yung mga ginagawa natin, ito yung papalipad, banding, kwentuhan. And see you ulit guys sa next vlog ko. Ingat, God bless, ingat kayo sa pandemic.